Magandang gabi po, magandang araw, magandang tanghali, magandang umaga, magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Joel Song Tanawang Kagat. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil binigyan naman ako ng isang taong dagdag sa aking kaarawan. Ngayon po ay ika-17 ng Oktubre 2020. Meron lamang pong kapahayagang ipinaabot sa akin ng Panginoong Diyos. Hindi po ako sanay mag-live dito sa FB. Pero hindi ko po tatapusin ang gabing ito nang hindi ko po maipasalamat ang buhay at kalakasang kaloob ng Diyos sa akin. Ako po ay papasalamat sa Panginoong Diyos, sa kanyang biyaya, sa kanyang habag, sa akin, sa po na aking mga mahal sa buhay. Salamat po sa lahat ng ito. At nais ko lang pong ibahagi sa lahat ng nanonood, nakaririnig ng aking tinig na ito. Ikaw na ngayon ay hindi ko alam kung ikaw ay nangangailangan ng panalangin, kung ikaw ay nanghihina, kung ikaw ay may sakit at karamdaman, pakinggan mo ang salita ng Diyos. At hindi po natin kailangan ngayon ang sinasabi ng mundo na lockdown. Ang kailangan po natin ay kneel down. Pagtiklop po tayo ng tuhod at tiklop po natin ang ating kamay. Patuloy po tayo manalangin. Huwag po tayo magpadala sa mga balibalita na puputok muli ang Bulkan Taal o kaya ay magkakasunog sa lipa. Marami man tayong mga kaibigan, kasama na natatakot. Pero ang dalangin ko sa Panginoon Diyos, ipa-birthday na ito sa akin na hindi po ako naghahangad ng sa aking sariling. Ako po ay nananalangin para sa kalahatan, para naman ang ating bansang Pilipinas ay maibsan, hindi lamang sa banta ng Bulkan Taal, maging sa COVID-19. Dahil po, nabanggit ko nga po, hindi po natin kailangan ang lockdown. Ang kailangan po natin ay kneel down, manikluhod po ang ating tuhod, ang ating mga kamay, patuloy tayong humingi ng biyaya at habag sa Diyos, manalangin po tayo. At ang sabi po ng Diyos sa kanyang mga salita sa 2 Chronicles o Chronicles 7:13-14, maaring ipinit ko ang langit at hindi pumata ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Napakalinaw po ng salita ng Diyos na kung tayo po'y manunumbalik, maninikluhod, mananalangin sa Diyos, tayo po ay kalulugdan at pakikinggan ng Diyos. Kaya huwag po tayong maniwala sa mga sabi-sabi, sa mga hula-hula, kundi sa Diyos lamang tayo maniwala at umasa sa Kanyang biyaya at habag. At sabi rin po sa awit o Salmo 91, versikulo 14 hanggang 16. Ito po ang nasa saad. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang tao ako'y kikilalin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Muli, sa Diyos lamang tayo makakatagpo ng kaligtasan at siya lamang ang ating gabay at patnubay. Kung tayo itatawag sa Panginoong Diyos, tayo po ay Kanyang tutugunin. At sabi ko nga po kanina ay hindi po ako makatutulog kung hindi ko po may babahagi ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa aking buhay. Kaya naman po tayong lahat, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nanonood ngayon, lumapit ka sa Diyos. Tumawag ka sa Diyos kung ikaw ay may sakit, may karamdaman, kung anuman niyang karamdaman, ang Diyos lamang ang makapagpapagaling.
Kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob, magkakaroon ka ng kalakasan ng loob kung ikaw ay patuloy na mananalig, sasamba at mananampalataya sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Diyos. Kaya sa gabing ito, ay sabi nga po sa kanyang banal na kasulatan, minsan pa sa Jeremiah, ang telephone number ng Diyos ay ang Jeremiah o Jeremias 33 verse 3. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga at hindi mo na unawaan. Kaya patuloy tayong tumawag, lumapit sa Diyos at siya lamang ang ating Diyos na mahabagin, ang Diyos na dakilang manggagamot ng ating mga buhay. Kaya ikaw kapatid, san man dako ng daigdig, kanaroon, patuloy lamang tayong manikluhod, sumamba, magpuri sa Diyos, at hindi po ang lockdown ang sagot sa pandemic na ito, kundi kneel down. Tayo po'y manikluhod, magbalik loob sa Diyos, sumamba sa Diyos, manampalataya sa Diyos. Salamat po at nawa ang gabing ito ay matapos ang aking kaarawan na ipagkaloob sa bawat isa sa inyo, sa atin, ang ating mga pangangailangan. Kung nangangailangan ka man ng kagalingan, kapatid, sa oras na ito ay magkakaroon ka kung ikaw ay mananalig at mananampalataya sa Panginoong Diyos. Kung ikaw may pinanghihinaan ng loob, kung ikaw man ay may karamdaman, kung ikaw may nag-aalinlangan, kung saan man ikaw may sakit ng parte ng katawan, magkakaroon ka ng kagalingan. Patuloy ka lang lumapit at manalig sa Panginoong Diyos. Salamat po at angkin ko po na patuloy mong pagpapalain ng bansang Pilipinas, ang buong daigdig. Puspusin mo po kami, Panginoon, ng patuloy mong pag-ibig at patuloy nawa kaming manikluhod, sumamba at magpuri sa iyo, Panginoon. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang gabing ito na lilipas. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, maging tayo sa isip, sa salita at sa gawa at sa aming pagkukulang. Kaya naman, Panginoong Diyos, sa iyo po, sa gabing ito, pinagkakatiwala ko at maingat kong ibinabalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan at lahat ng pagsamba sa iisang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Amen at amen. God bless us all.